agad na rito. May nag-overtime hanggang. Yan, pinahiwalay lang ni Sir Leto ang dalawang poste. Pero yun. Eh, sinasabi kong finish. Ang strip light. Tapos ayan, pinagtutulungan po nila rito yung po rito ha. Eh, kanina ako, pumunta ako rito. Break time. Oo. Oh, okay. Check din natin. Yan na. Paunahan daw mo. Ayun na, ayun na. Ayun, dapat terminigyan muna dalawa. Kinapubok sana. Adjust. Nasa loob yan. Ah, dahil nasa loob. Nasa labas yung... Mga Karos, good morning po. Yan, kamusta po tayo lahat? Yan, bali today is June 1. Ayan, June 1 na po ngayon. Araw po ng Sabado. So, payday na rin tayo. Bali ito mga Karos, ngayong araw na to, ita-turn over namin yung sa Metroville. So, pupunta kami doon ni Master Jojo tsaka ni Kuya Dindo para sa final retouching, konting linis, then meron kaming mga ikakabit na mga ibang accessories pa na galing kay client owner. Pero yung upload video natin na yon baka sa darating na linggo. So ngayon, nakapokus muna tayo rito sa phase 3. Bali dito sa second project uli natin. At saka dito sa third project natin. Yung first project natin dito na Angelic, may hinihintay pa kaming mga materials dito kagaya ng tiles para dire-diretso na po yung trabaho dun. So hindi naman po nagmamadali si client owner. Bali ito mga karawang, sama nyo po muli kami rito sa mga update natin dito sa phase 3. Yan, enjoy watching po. Let's go. Good morning. Good morning. Bali kahapon may nagat na rito. May nag-overtime hanggang 8 ng gabi. Nakagaya ng sabi ko, yung sa slab roofing, medyo kailangan po kasing ibuli po yan. Medyo natapos yung trabaho namin kahapon, hindi pa siya masyadong tuyo. Okay, bati muna tayo. Eto, nagbibistay si Kuya Richard. Siya yung nag-OT, tsaka si Chichi. Good morning, Kuya Richard. Good morning. Ayan, tsaka si Chichi, good morning. Good morning, boss. Ayan, sa Landra sila ng buhangin. Bali, si Kuya Richard lang yung nag-overtime dito kahapon. Ayan, si Master Jojo, good morning. Good morning. Ayan, aalis kami, bali sa Metroville kami, pero ongoing pa rin po yung gawa dito. Pag natapos kami doon, dito din ko kami pupunta. And bali si Louie, good morning Louie. Good morning. And si Ricky, good morning. Good morning. Si Kuya Boy, good morning. Good morning. Yan, bali electrical pa rin. Tapos may binili tayo ng mga tiles sa poste. Ayan po, karagdagan. Yan, pinapatuloy na po natin kay Ricky. Yan, okay na yan. Okay na rin yung mga electrical. Yan, pinahiwalay lang ni Sir Leto ang dalawang poste. Pero yung tatlong poste dun sa unahan, hiwalay din po ng switch. So dyan na, itutuloy na ni Ricky installation. Mamaya, pag uwi namin galing Metroville, bibilan ko ng pintura to. Yan, epoxy primer. Tapos nabigay na po sa atin ni ma'am yung mga gusto niya rito. Bali yung ref dito kasi parang Tudor yata. Ang sukat nun 90. Then mag-alawas tayo ng 5cm both sides. Bali 2.5 both sides, 2.5cm. Bali 95cm yung gap nito. Kasi kukontinue na natin to. Lababo dito banda, tapos yung gas range. Yan, akala ko cooktop yung gusto niya, yung gas range pala, bali 90cm naman. Gasol? Yan, gasol dyan, magtitira ka ako yan. Hollow blocks pa ako dito. Oh, hollow blocks ka pa dyan sa gilid na yan. Basta kailangan na 40. Ang tira doon. Dito ka na kumuha kaya ng hollow blocks. Dito na. Yan, dyan eh. Salam, may counter dyan. Tapos, yun nga, epoxy primer, bibilhan natin. Tapos yung ceiling, pwede na natin pa-deliver. Actually, ceiling ang hinihintay nito, PVC panel. Ang problema, yung space natin, tingnan nyo. Yeah, wala tayong paglalagyan dito, kaya baka by Monday o kaya mamayang hapon, pa-deliver natin dahil Sunday naman. Na sa Sunday, maluwag-luwag na kasi yung ibang tiles dito, magagamit na. Ipapatiles na po natin tantaas. Minsan ginagawa namin yung diskarte na ganito, tiles muna bago kaysa may kung PVC panel to. So PVC panel naman po kasi yung gagamitin dito. Kaya okay lang na nakatiles to, hindi mabubugbog yung flooring natin. Ayan.
Okay, ito yung assignment natin. Bali, tiling dito sa second floor, electrical, tiling din sa mga poste. So, kitchen counter slab, tapos painting dito. So, yan ang assignment natin. Tapos, check natin yung mga nagawa rito kahapon. Yan. Ako, papasa na ba talaga to sa bagyo? Yun, di ba? Eh, sinasabi kong finish. Di ba, wala kang makikitang bitak. Walang kabitak-bitak ang gawa. So, isang sikreto, huwag nyo pong iwanan. Kapag hindi pa po masyado matigas, 3 times kailangan mabuli. Kaya nag-overtime si Kuya Richard 3 hours dahil lang dito. So, importante yun. Dahil kung kinakailangan naman para sa magandang quality ng gawa, kailangan po mag-overtime. At binabayaran naman po natin yung overtime ng mga manggagawa natin. So, yung ganda, di ba? Nabuli siya. Nabuli ng usdo, then yung klibe papunta ron. Mga karos, umulan niya po pala ng malakas kahapon. Kaya inaasahan ko na may madadat na akong tubig dito, pero wala. Wala po siyang katubig-tubig. Goods. Tsaka wala na rin puntagas. Yan, wala na rin tagas. Yung bakas nga na makikita natin na yan, eh kasi pa hindi pa nawa-waterproofing yung likod nito. Kaya may nakikita pa tayong bakas dito. So, okay tayo rito. Babalik po tayo rito mamaya. May dala tayong epoxy. Kaya na update din sa mga nagawa rito. Bali, yung ibang tropa sa ibang gawa, hindi muna natin na pupuntahan. Mamaya na lang po. Kaya unahin muna namin yung Betro Bill kasi pattern over na yun. Meron lang kinuha si Kuya Dindo tsaka si Master Jojo para bago tayo pumunta doon sa Metro Bill, medyo malayo kasi yun, ay kompleto tayo sa gamit para hindi na magpabalik-balik. Sa tansya ko hanggang tanghali yata kami doon. Okay, habang wala pa sila, ayan, update na muna rin tayo rito. Ayan si Bilog, good morning. Good morning. Si Adonis, good morning. Good morning. Ayan, bali mga nakahubad. Ayan. Bali, ito. Sinabi nga namin na nakaraan, isi-share namin yung unang gagawin namin dito. Napapansin nyo, hindi muna namin binuo yung parang pinaka-cob light niya. Tapos pinapamasilyahan muna natin. Yan, nakamasilya na yan. Pipinturahan. Tapos after pintura, kapag okay na, makinis na, pasado na, ilalagay natin yung strip light. Tapos ayan, pinagtutulungan po nila rito yung pinaka-riser niya. Yan dito. Yan, tinatabas na nila. So ito lang po muna yung assignment natin dito. Pipinturahan na rin po yan pa ito. Para hindi na po masyadong malikabok. Yung paggawa kasi nito, nai-stack yung alikabok po dyan. Imagine niyo kapag may ano na po yan, may mga taklob na. Yan na pipinturahan yan, lilihain. Yung pinaglihaan, dyan lang din mapupunta. Kaya ganito yung pamaraan na ginawa muna namin. Yan, para malinis siya pag turnin over natin. Masilya muna. Yan, si Adonis, kinokompleto lang yung mga risers dito. Sige, ma'am. Okay na po ito. Okay. Turbo lang po yun. Yan, punta tayo rito sa all home. Yan, saktan-sakto may block. Yung isang bintana dun sa Metro Bill, mahaba siya masyado. Hindi kumasa yung mga curtain rod na dala ni client to. Yan, medyo may presyo lang to, pero mukha naman matibay. Kailangan ko lang 1,000 rin. Okay na yan, ma'am. Salamat po.
Ito yung metro. Iwan ko lang po dito ha. Sige po. Yan pong size po. Ah, po, ganyan na ganyan. Ganyan yung lahat. Ang dami. Dalawa yung ganito ano? Ha? Dalawa. Dito isa lang eh. Isa lang ba dyan? Hindi kasi mahaba ito eh. Baka dalawa doon din dito. Oo, oh, dalawa rin siguro. Dyan na lang tayo magdagdag. Last na ito eh. Yan na lang buksan natin yung kabila. Ang haba nga pala yung dita na ito. Tanggalin muna. Yan, sakto na yan. Yun! Nakapanig din. May place ka? May place ano pala? Langit ang mata. Okay, time check 3:29 po ng hapon. Halos sa mag-iisang araw din po kaming jumuti rito sa may Metroville. Yan, meron lang po ang abang na mga pinagagawa si client owner dito para masabitan po ng trapal, yung magkabilang kilid at saka itong harapan. Yan, sila na po yung magsasabit po niyan. Bali, nakaabang na lang po. Bali, mga karos, pakiabangan na lang po yung full details nito. Regarding po sa before and after at saka na sa mga nagtatanong kung magkano, lalong-lalo na yung mga subscribers and viewers natin dito sa may Metroville. Yan, bali, abangan nyo. Gagawin po natin ng full details yung last video po natin dito. Ayan na, pabalik na rin po kami sa Lumina ngayon. Yan, dito na po kami. Bali, wala pong kuryente. Yan din sa Metroville, nawalan din po ng kuryente kanina. I-update na po tayo. Ayan, bali, tinutuloy na po rito yung installation ng tiles. Mga ilang centimeter yun ang natin, Rick? 60? Mga 60, no? Dalawang 30. Ayan. Ayan, ma'am, bali, sinunod po namin yung instruction niya rito. Ang gusto lang talaga ni ma'am, eh. Ayan, makikita niyo, halos kapantay nung, ano, ng hamba. Ayan. Ang bali si client pa rin po masusunod dito pero bawal na po kasi ay sagad sa taas. Wala sinimot sila, nagpalitada sila doon sa kabila, no? Wala ng tubig. Kinuha nila bilog dito sila kumuha ng tubig. Ano, wala ng tubig din? Wala. Oo nga pala, pag nawala ng kuryente, wala rin tubig. Anak ng buhay to. Puntahan sila dito eh, sinimot yung timba eh. Ah, nasimot nila to? Sinimot. Oh, ubos. Yan, ito, update tayo. Installation ng tiles, may tile cutter naman po kami. Ayan, buti na lang yung ano namin ay ano, hindi pa lobat, yung laser. Si Louie. Lahanap ninyo. Hindi, iniwan ko po dyan. Ah. Kasi pipintarahan ko yan. Basura. Ala, buti na lang. Eh kanina ko, pumunta ako rito, break time. Oo. Ito po yung ano, yung epoxy primer. Yan, iniwan ko na lang po kasi yan dyan sa ano, nung pag-uwi ko kaninang tanghali, hindi ko sila inabutan. Ayan, bali, hindi napinturahan dahil medyo marami pa yung inaasikasa rito.
So, binago na namin yung location nito. Bali, doon po is yung gas range. Tapos ref. Bali, parang 2-door yung ref, kaya medyo malaki yung allowance. Tiling. Ayan, tiling dito. Ayan na po yung mga nagawa nila. Wow, ayan ah. Ayos. Ayan, ayos. Kuha, kuya, kuha. Kuha, kuha. Nakahilo ba? Bali, yung tiles po natin, mga karos, random po. Random po yung design nito. Kaya hindi naman tayo nagmamadali. Importante makuha natin yung design niya. Apektado ba tayo ng ano? Pagkawala ng kuryente? Apektado. Tubig. Ang tubig. Wala tayong halo. So, may tile cutter naman kami para sa mga siro. Yung mga ganitong installation ng tiles, puro buo naman po yan. Ang kaya okay lang na kahit walang kuryente. Pero sa mga susunod ko yan, kailangan meron. Dito naman po mga karawang sa ordering ko na ngayon yung PVC panel. Bali, bukas yung dating nito. Bukas ng hapon or ng umaga. Alin na na oras? Ayan na. Ayan, apektado yung gawa natin dito sa lumina ngayon. Yung doon din, hindi masyadong... Hindi na tayo masyadong makapaghalo kasi yung tubig. Simot? Eh, simote, no? Eh, tubig din yan, no? Simote na to. Yan dyan, yung naipon. Okay, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Check din natin yung nagawa po doon sa kabila. Last update tayo dito sa third project natin. Sinayid niya daw yung tubig sa kabila eh. Ah, nabitin. Eh, nabitin sa palitada. Ano? Bali, palitada na, di ba? Nagpapondo naman sila yun, nagbibistay para sa installation ng tile flooring. Unting linis na lang rito. Ito na yung mga nagawa nila. Okay, bali, hindi natin nabilhan ng ano to, ng clean light. Medyo busy talaga tayo din sa kabila. Pero ito yung mga nagawa. Ayan, bali, may masilya na yung pinaka-riser ng ating cove ceiling. Tapos, ayan, naglagay na po sila ng cove ceiling dito. Plastering na sana. Ayan, oh. Yung plastering, dito tayo. Ayan, di bali, sa plastering, okay lang yan kasi may tiles naman. Basta sa labas, ang mahalaga doon ay hindi nabibitin sa palitada. Interior naman to. Ayan, ito buo. Ayan, kasi skin coat to, skin coat. Dito, naka-tiles naman, wala namang kasa. Ayan, maganda pa rin po yung quality. Mahirap po kasing nabibitin din sa palitada kasi ang plastering dapat monolithic din sana yung kinakalabasan para maganda. Sambuo. So, ayan, cove ceiling. Meron na tayo. Tayo rito. Ayan yung pailaw natin kung makano ko bukas. Kumplituhin ko to. Ayan, strip light, center light. Ayan. Ay, isang technique yan na para na ginawa natin na inuna po muna natin yung ating risers ng ating cove ceiling para hindi na po madumihan yung pinakaloob. Isang diskarte yan. Pareha lang naman po yan. Ang kinaibahan lang, hindi kagad na buo yung cove ceiling pero doon din naman po ang finish niyan. Pag-roll tayo ngayon. Hanggang dito na lang po muna yung ating vlog ngayong araw po na Sabado. Ayan, kita-kita na lang po ulit for the next video. Ayan, paalam po muna. Biglang nagkaroon ng kuryente mga karohas. Ayan, yung payroll ngayon palang gagawin. Siguro baka maghintay lang yung tropa ng kahit isang oras. Ayan. Kaya mo ba yan ng less than 1 hour? Basta hindi ka magkamali. Ito bali may sopreta. May sopreta. So, bali ito, may sorpresa po tayo kay Bilog at saka kay Louie. Ayan. Oh, yeah. Ba, mabigat. Ayan na.
Thank you. Sabit niya na. Yung iba, mag-iipon muna ako, ha? Wala magtatampo sa inyo, ha? Maliwanag. Susi? Meron niya sa loob. Sa loob, yung susi. Ito. Hello. Ayan. Oh. Kabit na, ikabit. Kamasin ka na yan, ha? Wala itong bonus, ha? Ano rin yan, nakakulang ko lang 4,000 di dyan. Kahit pa paano. Kabit nyo na para makita natin. Ayan, diretso kabit na. Sino pa ba may motor? Yan, si Ricky. Kaka si kay Richard. Ayan, si Adonis. Ipon-ipon lang, no? Ipon-ipon lang tayo para lahat magkaroon. Yung sa amin ni Master Jojo, ganun din meron na rin ngayon. Kami yung unang nagkaroon nito. Yan, magagamit po kasi natin sa trabaho to. Diba? Ayos para malalagyan nila ng ano, no? Maraming gamit. Siya, pampasko niya mato, ah. Paunahan daw magkabit. May premyo daw. Binilan natin sila nito para tulong na rin sa trabaho. Kasi yung mga deployment namin dito sa Lumina, iba-iba yung phase, tapos sa ibang location din. Para may iwasan din yung magpabalik-balik. Hindi alak ilalagay dyan, ha, Louie? Baka red... Kasi isang case dyan? Nako! Yan, mga ano po tayo, mga tools. Power tools. Gaya nung kay Master Jojo, yan sa mga installation, yan yung laman ng box. Yan sa mga tile setter, yan, installation. Yan, malaki rin maitutulong nito. Tataranta kasi. Bumunan tayo, eh. Ayan yung bike. Merong ilan sa amin kasi hindi talaga ano, ayaw magmotor. Yung bike lang. Ito ko jet. Jet fighter. Kaya, kay Albert. Kay Albert. Oo, nahala kayo. Ayun. Ay, dapat ternigyan muna dalawa. Ano ba itsura nyo na dyan? Nakabit nyo ba yung dalawang tornilyo? Baliktad daw. Oh, ba't binaklas mo na naman, boy? Ano nangyari? Kita mo bubuksan. Hindi na mo bubuksan. Adjust. Hindi, may ganit. I-adjust mo na lang mamaya. Saka mo na kalikot sa inyo. Kabit mo na muna. Lagari. Ay, susi. Ay, susi. Ayan, may top box na yung mga motor nila. Wala yung susi. Asa yung susi, yung pala. Sablay yung gawa rito. Hindi mabubuksan. Hindi, i-adjust to. Urong. Yung urong yan, di. Nasobrahan. Ay, hindi na yung buksan yung Baliktad? Dito ngayon mo ito. Mali. Baliktad pala yung pagkaka-install sa kabila, pero mabilis. Si Louie pala nanalo. Ah, hindi na, nabubuksan na, Wee. Ayan, nabubuksan na. Testing isang price. Ayan, nice na. Testing isang case. Testing mo, bili ka isang case. Ayan. Yes, gawang dalalo yung motor nga, Wee. Karang lalo ng forma. Ano ba ginawa niya? Nasa loob. Dahil nasa loob. Nasa labas yung lagay mo. Natataranta kasi. Papaunahan nila. Ganun din pala. Nahuli rin pala yung sa'yo. Walang nalalo. Dabla. Ayan, okay. Yun.
Yan yung lock. Yan, saka may lock na. Wala siyang wase. Okay na, we. Ayan na. Okay na. Ayan o. Miss. Ayan o, kumawag ka. Yung utang waba na, oh. Utang na. Oo, 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 oo. Parang katingasan. Lalo nga nagka-forma, ano? Lagi ng box. Lalo ko cute. Oh, pwede na maging lala mo, brider na.